3, 2, 1. Kamusta kayong lahat? Nandito kaming Marie Team with Kuya Alan. By the way, my name is Rica. My name is Marilyn. And I'm Jax. Kuya Alan. My name is Annika. My name is Jabolstar. And ngayon po, meron kaming gustong tanungin kay Kuya Alan. At the same time, kunin yung opportunity na to para mapag-diskusyonan ng Maritime yung topic tungkol sa kung ang mag-boyfriend-girlfriend accidentally na buntis. I-advise ba hindi natin? Accident yun, ha? Ginawa nila. Na baka buo. O nadala sa emosyon ng sarili. Sila ba ay papayuhan natin na magpakasal na for the sake of the baby? Or are we leaning more towards huwag muna kasi baka maghiwalay lang din kayo? Ako, napang-curious ako na marinig yung mga opinion nyo kasi nga, medyo hindi lang controversial yan. Napakahirap magbigay ng advice sa topic na yan. And dahil mas matanda ako ng konti sa inyo, I think 30 years ago, ibang-iba magiging advice ng karamihan sa advice ngayon. So dahil nung una nating episode, Jabol pa lang, ngayon may star na. Pangalawang episode pa lang, star ka na. Ikaw na mauna, anong magiging sagot mo doon? Sa tanong na, ako ano, ayaw ko muna magpakasal. Ito ba, batin lang ako sandali, singit ako ha, bago mo sagutin yan. Ito ba, pinag-uusapan ba natin ito is... Sarili mo o advice? Advice. Regardless ba? Sarili ko lang to. Kung sa'yo nangyari. At regardless ba sa edad? Hindi, kasi ano to eh, kasi di ba nakapetition ako sa Amerika. Pag pag nakabuntis ako, hindi ako pwede magpaka. Pwede siguro maging mag-ano muna kami, LinkedIn. Tapos pag nakarating na ako doon, nag-citizen, pwedeng kunin siya doon kami pakasal. Kasi pag dito ako nagpakasal, ang hirap madidenay ako sa... So kaya mong talikuran yung bata? Hindi naman tinatalikuran. Hindi lang inaarap. Naka-mindset na ba yan, Jabo? Na pag may ano, ganon? Pero yan, Jabo, may specific ka kasing reason. Na iniisip mo rin future nila na mapepetition mo. Yes. Pero let's say, best friend mo, and tama yung tanong mo, let's say nasa edad, let's say 25 years old sila pareho, graduate silang pareho. Stable. Pwede na. Sige, pakasal sila. Sa akin, kasi depende sa sitwasyon. Siguro sa karanasan yung masasabi ko. Base sa karanasan niya. Ano objection mo? Ako po kasi, Kuya Alan, to be honest with you, napot na rin ako sa situation na yan. Hindi na rin naman ako sobrang dalaging-ging na nabuntis. Nabuntis ako when I was 25. So, 26 ka pa lang, di ba? Yes. 25, last year. And then, actually, napunta kami sa situation na gano'n ng boyfriend ko na pinilit kami. Or hindi naman pinilit, parang inaano na kami doon eh. Dinedirect na kami doon. Maraming nag-unsolicited. Na parang gusto nila na, ang dami. Ang dami. So kahit na hindi mo tinatanong. Magpakasal. Kasi very ano din sila, very Catholic. I get that. Na gusto nila magpakasal kami, this and that. But to me kasi, love is not enough to get married. For me, it's commitment, it's partnership, it's everything. Kahit, kasi ang love, mag-fade yan eh, yung spark and everything, mag-fade yan. And dun mo papasok yung, it's not enough to get married. Kasi, like to me, ako personally, I said no. Sabi ko, hindi pa pwede. I mean, tanong mo, hindi pa tayo established sa career. Naramdaman mo impression. Naramdaman ko po talaga. Sino pami ko, Kuya Alan? Nabuntis siya eh. Nabuntis yung mami ko sa panganay namin. Tapos pinilit ng lola ko na pakasalan siya. Ngayon po, after nung pakasal, nawala niya. Ngayon po, parang naano siya, naipit siya sa Pilipinas. Dumoble problema. Nawala na. Tapos hindi pa siya libre for future relationship dahil officially kasal siya. Tapos yung petition niya po, hindi po kami nakalis dahil din doon. Dahil sa kasal na yun. Tapos naging dalawa pa yung kasal niya. Ganun. Nanganak yung problema. Oo, mahirap magpakasal sa totoo. Ang hirap magpaanal. So, wala yung tao na yun. Hindi mo alam sa hanapin yun. Tsaka, can I just add? Nakatakot yung pakasal. Pagbalik na rin ko, parehong 18. O, kayong magulang. Legal age. Gusto talaga nila. Nabuntis, tapos gusto talaga nila. So, Pilipinas.